Ang nakaraan sa dodong kulot magbabalot ang mananabas ng aswang. Matapos ang pagkasawi ng kawawang si Mang Estong ay hindi lubos akalain ng lahat ang mga sumunod na pangyayari. Nasa kabutihang palad ay isang bisita ang dumating, isang dating kaibigan na naging kaaway at muli ay naging kaibigan, at ito ang siyang kanilang maaasahan. Sapagkat sa kabila ng banta ng may sala sa pagkakasawi ng ginoong si Mang Estong ay tanging si Tuku lamang ang kanilang maaasahan sa pagsagip sa napabalitaang pagkakawala ng mga bata sa may Maynila. Habang ang grupo naman nila Mang Pekto, Goryo, Dodong, pati na ang kapatid nitong si Toto ay tumungo na sa kung saan ay kanilang matatagpuan ang huling tribo ng lumikha ng isinumpang dugo ni Mang Goryo, ang tribo ng sinaunang dugo sa kuta ni Bakulgan. Nakasulukuyan itong nasa kamay ng kanilang matinding kaaway na si Samuel, ang dating mataas na sundalo sakim. Dahil sa kanyang kasakiman, yan ang naging resulta. Walang magandang maidudulot ang masyadong pagiging mapaghangad, lalo sa kapangyarihan. Kakainin ka lamang nito. Dahil ang labis na kapangyarihan sa niyang idirisenyo ng demonyo upang makasira ng ulo mula pa sa sinaunang tao, yan na ang naging ugat ng lahat ng digmaan at kaguluhan, mga patayan. Walang saysay na patayan para sa kayamanan at labis na kapangyarihan. Ika ni Mang Pekto habang sakay ng kanyang malaking sasakyang Hummer, isang modelo ng modernong sasakyan na inihanda sa anumang tahakin, mapabundok, karagatan, lambak at kapatagan. At heto naman ang binatang si Dodong. Malakas na humihilik at nakanganga habang natutulog. Yakap nito ang kapatid na si Toto. Minamasdan lamang ito ni Mang Pekto na sa buong pag-aakala ay may kausap pa siya kanina lamang sa kanilang biyahe, na yun pala ay nagsisiksikan na at magkayakap pa ang kanyang dalawang kausap. Napapangiti ang matanda. Inaalala ang lahat habang tinatanaw ang tuluyan ng kinain ng dilim na kanilang landasin. Iniisip nito ang simula at ang tila dulo ng kanilang landas. Kinuha nito ang isang makapal na tela sa may gilid ng malaking sasakyan, saka kinumutan ang payapang natutulog. Dahil ilang sandali na lamang ay sasabak na sila sa isang digmaan na lingid sa kaalaman ng lahat, ay bago pa ito lumala ay kanila na itong wawakasan. Samantala, heto si Tuko. Nasa ibabaw ng mataas na poste at nagulat ito sa bilang ng mga walang buwang na paslit na kasulukuyang bihag ng mga taong lobo, na di biro ang dami ng kanyang makakalaban. Nagkubli ito, masusing pinag-iisipan ang kanyang plano sa isasagawang pag-atake. Saka muli nitong binilang ang makakalaban. 40 taong lobo laban sa kanya. At napapailing ito sapagkat mula nang manumbalik ito sa kanyang dating katauhan ay tuluyan nang nabawasan ang kanyang kakaibang abilidad at lakas. Saka muli itong sumilip sa kanyang mga pakay. Ano ba naman ito? Bakit di mo lang ako pinasamahan kasi? Saka, bakit biglang dumami naman yung mga to? Iba talaga nagagawa ng katangahan.
kay Samuel pa talaga nagsamahan. Ay, paano ba ito? Lumukso ito patungo sa mas malapit na pwesto upang mas makabuelo. At may kinapa ito sa gilid ng kanyang bulsa. Habang muling sumilip sa loob ng malaking bodega ng mga bakal. Ngunit, mabilis itong nagkubli dahil tila naaamoy na siya ng mga ito. At kasalukuyang patungo ang 10 taong lobo sa may gawin nito. Dinukot nito po ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Sa katinitigan, nag-aatubili ito dahil sa oras na gamitin niyang muli ang likido ay hindi na muli siya makakabalik pa sa dating nakamit na anyo. Wala na. Subalit, umaalingaw-ngaw ang mga pag-iyak ng mga maliliit na bata habang sinasalbahe ng mga taong lobo. Mga takot na takot at nanginginig sa pag-iyak ng mga tinig. Mga tunog na hindi maiiwasang makita ang mga kawawang, mga itsura. At ilang pagkaluskus na ang kanyang naririnig na papalapit mula sa kanyang kinaroroonan. Kung kaya... Bahala na! Nang biglang... Isang malakas na pagsabog sa gawing kaliwa ang kamuntik ng tumama sa may sasakyan, lulan, ang grupo ni Mang Pekto. Patuloy silang binabaril ng mga sandamukal na armadong taong lobo. Umalagwa ang manibela. Sunod-sunod ang mga pagsabog. At nakikita ni Mang Goryo ang nais mangyari ng mga ito. Medyo peto. Gusto nila tayong lumiko sa bingit ng bangin. Subalit, mabilis na nakabuo ng plano ang matandang si Mang Pekto. Ganun ba? Bueno, idiretso mo. Teka, hoy, mga bata, sino sa inyo ang gustong maglaro ng kotse-kotsehan? Ika nito sa paslit na si Toto na kanina pagising na biglang nawala ang takot nang makarinig ito ng tila pagkakataon makasubo ng bagong laruan. Ako na lang, Mang Pekto! Ako na lang! Lala, yun tayo eh. Dinadaan sa edad oh. Wag! Hey, bakit ba? Taka, may lisensya ka ba? Eh bakit ikaw? Meron ka ba? Wala, pero mas matanda ako sa'yo. Oh, diba? Magulang ka talaga eh. Dinadaan mo sa edad eh. Ay! O siya, tama na yan. Halika dito, kulot. Listen mo! Ika nito sa binata at mabilis na itinuro ni Mang Goryo kung paano magmamaneho. Nang biglang... Tame! Dadaan ang mga nagtatae! Nakaharap ka pa ha? Mabilis nitong pinapaandar ang sasakyan at binabangga ang mga taong lobo na may hawak na baril at pinapaulanan sila ng bala. Habang tumatawa naman sila Mang Goryo at Mang Pekto. Goryo, mga baguhan ang mga ito. Nag-uubos ng bala. Nakikita naman nila na hindi sila nakakatama at walang epekto sa sasakyan natin ang mga ginagawa nila. Dahil nakadisenyo ang sasakyan ni Mang Pekto na may makapal na bakal at salamin bilang pangproteksyon sa ganitong pagkakataon. Habang eto naman si Mang Goryo. Medyo, eto, pwede na po. Ika ng Ginoo habang pinihit ang huling gatilyo sa inihandang malaki at mahabang baril. At heto naman si Mang Pekto, tuwang-tuwang nagwika. Buksan mo na at kumaway tayo. Baka naman sabihin nila, napakasuplado natin. Saka pinindot ni Mang Goryo ang bubong ng malaking sakyan at bumukas. Oh, kami naman. Pinaulanan ng matanda gamit ang kanilang dala na mahabang baril
na isang machine gun. Sige. O ikaw, saan ka pupunta? Habang eto naman sila Toto at Dodong. Uy, eh Dodong, ako naman dyan. Uy, sige na. Umiha na. Kita mo naglalaro ko dito eh. Yan, ganyan siya eh, no? Gusto siya lang masaya eh. Paano ako mananalo sa pustahan natin yan? Siya na pinakamarami. Baka dugas nito eh. Ngunit heto, pinilit na ni Mang Goryo nang bahagya ang siradura ng pintuan ng sasakyan. Dahil nais nitong umatake gamit ang kanyang kakaibang lakas upang matighaw ang kanyang nag-uumapaw na galit sa mga pumaslang sa kanyang kaibigan. At itinurok nito ang isang likido upang dagdagan pa ang kanyang ibayong lakas at bangis. At nagwika, "Ikaw bata, gusto mo maglaro? Ito!" Saka isinaksak sa hita ni Toto ang isang seringhilya at mabilis na dumaloy ang kakaibang likido. Binuhay nito ang pambihirang kakayahan ng paslit at biglang nagbago ang balintataw. Nanlilisik ang mga mata nito at tuluyan ang nagbago ng kanyang anyo. Nasa isang pindot ng buton ay bumukas ang magkabilang pintuan ng sasakyan. At sabay silang lumukso ni Mang Goryo papalabas habang nagbabago ng kanilang mga anyo. Napalingon naman ang binatang si Dodong sa kanyang likuran. Toto! Saka napunta! Ay! Ito talagang si Mang Goryo, bad influence din eh, no? Di muna ako tinatanong eh. Ay! Toto! Bumalik ka dito! Wala sa buhay mo! At kitang-kita ni Dodong kung papaano hinarabas din ni Mang Goryo at Toto ang kumpol ng mga taong lobo. Sa laki ng bagong anyo ng kapatid nitong si Toto ay nagsisiliparan ang mga taong lobo. Tumatalsik sa bawat sunto, bigwas at malalakas na pagbagsak ng kamay bilang malaki at nakakapangilabot na gorilya. At heto naman si Mang Goryo, gamit ang kanyang matatalas na kuko, ay isa-isa nitong hinati ang katawan ng mga taong lobo. Sanay na sanay sa labanan ang Ginoo, sumisirko pa ito at biglang aatake ng pagkalmot sa ere. Sa bawat malalapitan nito sa kasunod-sunod na pinapaslang ang mga taong lobo na halata nitong mga walang buwang sa may totoong labanan. At heto naman ang dalawa. Anak ng... Oy, kulot! Ayusin mo pagmamaneho! Oo na! Eh kasi naman eh, naboboring na ako dito eh. Ako naman dyan ang pekto. Parang masaya yata yan eh. Pina, baba ka muna dito. Dito ka muna. Ako naman dyan. Che, magtigil ka. Baka ipukpuk ko sa'yo to eh. Ayusin mo yung pagmamanayho mo dyan. At baka... Isang malaking bato ang nadaanan ng kanilang sasakyan. Dahilan upang mawala ito sa balanse ng pag-arangkada. Kung kaya... Mabilis na tumalon ang matandang si Mang Pekto at gumulong ito sa may tumpok ng mga talahiban. Na habang eto naman ang binatang si Dodong, tumalsik ito ng napakalayo. Ilang beses umikot-ikot ang malaking sasakyan at bumangga sa isang malaking tipak ng bato. Subalit, mabilis na kumilos ang mga taong lobo. Umakyat sa isang mataas na bahagi. Saka itinulak ang napakalaking tipak ng bato at bumulusok ito patungo sa nakatihayang sasakyan. Tapos ka na! Bumagsak ang malaking tipak ng bato at napisak ang sasakyan. Nagliyab ito ng napakalakas habang eto naman si Mang Pekto. Diyos mio! Ang mahal ng sasakyan na yan. Kawawa naman yung batang yun.
Teka nga. Mabilis itong nagkubli at naghahanda sapagkat papalapit na sa kanyang gawi ang grupo ng mga taong lobo. Galit na galit, tumutulo ang mga laway at umaangil. Pinalibutan ng mga ito ang matanda. Walang planong buhayin ang nag-iisang matanda sa may gitna ng talahiban. Habang eto naman si Mang Pekto, hawak ang isang mahabang lubid. Itinali ito sa may hawak na sandatang dalawang dangkal na punyal. Saka ngumiti sa mga nilalang na dahan-dahang lumalapit. Tige, mauna ang gustong mamatay. At tila wala sa sarili ang taong lobo. Mapangahas na umatake ito na di batid ang kayang gawin ng matandang si Mang Pekto. Kung kaya, unang paglukso pa lamang nito ay mabilis na tumara ang punyal sa may dibdib nito. Saka muling binawi ng matanda at pumorma. Ano? Sige, sumugod kayo. Sino pa? Nanggigigil ang mga ito at sabay-sabay siyang dinuluhong. Kung kaya, gamit ang punyal na may nakataling lubid, ay isa-isa niya itong pinatamaan. Nangisay ang bawat tamaan nito. Sumisirit ang dugo sa masiselang bahagi. Ngunit, muling bumabangon ang mga ito dahil... Medyong pekto, kailangan pugutan ng ulo ang mga ito. Para di na makapermisyo. Ika ni Manggoryo habang patuloy na nakikipaglaban kasama ng bagong anyong si Toto. Nang biglang bumagsak sa harapan ni Mang Pekto ang malaking nasasakyan at sumigaw ang may gawa. Sinong nagbagsak pang bago? Sino? Ika ng binatang si Dodo na punit-punit ang damit sa kanyang katawan habang umuusok pa. Nasasaksihan ito ni Mang Pekto kung papaanong maghihilom ang mga sugat nito. Umangin ang isang malaking taong lobo sa isang mataas na parte ng burol. Tila isang hudyat na tapusin na ang kanilang mga biktima at nakipagtitigan ito sa galit na si Manggoryo. Lumukso ang kulay itim na taong lobo. Napakataas, saka bumagsak ito sa harapan ni Manggoryo. Napakataas nito at sariwa pa ang lakas kumpara kay Manggoryo na nakapagbuhos na ng kanyang puwersa. Minasdan ng taong lobo ang kanyang mga kasamahan. Mga wala ng ulo na ang iba pa ay umaangil ng napakalakas. Subalit, nahati sa gitna ang malaking taong lobo at dumantad sa kabila nito ang galit na galit pa rin na si Dodong. Hawak ang kanyang matulis na itak. Magbabayad kayo! Regalo sa akin ang tsanglita ko to! Mga siraudo kayo, ha? Saan niyo ba? Labas! Saka muling kumaripas ng pagtakbo upang habulin ang mga tumatakas na mga taong lobo sa nawawalang katinuan na si Dodong. Napapangiwi na lamang ang tatlo sa may kabaliwan ng binata. Tingnan mo nga naman tong batang to, no? Di ko tuloy malaman eh, sino yung aso sa kanila. Hoy, kulot! Bumalik ka na dito! Kailangan na natin magpulong! Tama na yung pagiging asong ulol mo! Halika na! Samantala, heto ang batikang asasin ng grupo ni Mang Pekto na si Tuko. Nahihirapan ito sa kanyang pinakahuling nakakaharap. Pambihira naman, no? Tisingilin ko nung si Major Pekto pagkatapos ko dito.
sana. Nakipagpalit na lang ako ng mission eh. Ay! Ay! Ikaw, asong galisin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka na dito. Ikaw na lang natitira, oh. Yan na! Umalis ka na! Pagod na ako eh. Subalit, dumampot pa ng malaki ang maskuladong taong lobo. Labis na itong napagod dahil mas pinili ni Tuko ang gamitin ang sarili nitong kakayahan at husay sa pakikipaglaban. Ngunit heto, kinakapa niya muli ang bulsa, nagdadalawang isip kung ituturok niya na ba ang kanyang huling baraha dahil sa kanyang nakikitang kalaban. Nang biglang, isang mabilis at malakas na paghataw ng malaking bakal ang kanyang sinalo. Sumalpok ito sa may hawla ng mga batang bihag. Nawasak ang pintuan at maririnig ang sigawan ng mga takot na takot na mga paslit. Napuruhan si Tuko. Kinapa nito ang kanyang likod at binunot ang isang munting piraso ng bakal at may kalawang. Diyos mo yun naman! Sa lahat ba naman ang tutusok eh? May kalawang pa talaga! Teka! Ang mga bata, tumakas na kayo! Bilisan nyo ha! Huwag kayong nilingon! Tumakbo kayo ng mabilis! Mapalayo dito! Takbo na! Pero, paano po kayo? Nakakatakot po yung mga mubo! Nakaaway niyo po! Saka, ang dami niyo pong sugat! Huwag mo lang hindihin! Sige na! Tumakas na kayo! Pinsan nyo ha! Labas na! Sige na! Saka kinapanit po ang kanyang munting bulsa upang kunin ang isang espesyal na siringhilya na naglalaman ng likidong gamot pangontra sa tetano upang kanyang maagapan ang paggapang ng kalawang sa may sirkulasyon ng kanyang dugo. Subalit, hinablot ito sa kanyang binti ng malaking taong lobo saka ibinitin ito ng patiwari. Nasasaksihan ito ng papatakas ng mga batang paslit at hindi nakatiis ang mga ito. Baliksing dumampot ng kung anong pwede nilang maibabato upang matulungang makawala ang kawawang si Tuko. Hi! Huwag niyo na akong tindihin! Takbo na kayo! Dina! Takbo na! Ngunit dahil sa nakikita ng mga paslit na kabayanihan ni Tuko ay nais nilang makatulong kahit papaano. Pitiwan niyo siya! Bakit? Bitiwan mo! Oo nga! Hoy! Aw na galisin! Bitiwan mo siya! Na mas ikinagalit ito ng malaking taong lobo kung kaya si Tuko ang pinagbalingan nito. Walang tigil na sunto at pagbalibag ang ginawa sa nangihinang lalaki. At ikapa ng napakalaking nilalang. Ako, Kain Lobuso. Ako... Lakas! Kumislap ang mata ng Ginoo sapagkat ito ang estilo ni Tuko. Kaya niyang mabasa ang intelektual at galaw ng kanyang kaharap sa pamamagitan pa lamang ng pananalita na ngayon alam na niya na puro lakas lamang ang kaya ng kanyang kaharap. Ngunit muli ibinalibag siya nito. Nagkalat ang kanyang kagamitan, pati na ang hawak na gamot na kanyang kailangan. Inaapakan siya nito sa kanyang muka habang inaabot naman ni Tuko ang abot kamay na siringhilya. Aray! Sandali! Paisa lang! Ayokong mamatay sa titano! Loko-loko ka! Aray ko! Sandali! Pagbigyan mo na ako! Ito lang! Sige na! Aray ko! Ngunit, may natatanaw ito. Isang bata na kasulukuyang nasa may sulo, takot na takot at hindi ito makakilos. Dahil dito, nangamba ang Ginoo. Sa buong pag-aakala niya ay wala na siyang dapat pang isipin pa at isang bigong misyon ito kung hindi niya lubusang masasagip ang mga bihag na pinakamahalagang parte ng kanyang objektiba. At wala na itong nalalabi pang paraan. Kailangan niyang matapos ang misyong ito. Bata, lumabas ka dyan.
sipain mo yan, oh. Yan, oh. Ayan, yung kulay pula, sipain mo lang. Tapos tumakbo ka ng palabas. Sige na, yung kulay pula, sipain mo. Sige na. Aligo. Ika nito ko, sa may takot na takot at hindi makakilos sa labis na takot na batang paslit habang pilit siyang pinipilipit ng malaking taong lobo. Ako kain ka niya, tapos patay sa'yo. Bugo! Bago mo magawa yan, tandaan mo, pasasabugin ko ulo mo. Aray ko! Sandali! Joke lang yun! Aray ko! Aray! Teka! Teka! Nagalit ang taong lobo at buong lakas ibinalibag ito sa may sulok ng malaking makinarya. Sandali! Sandali! Tubig! Kailangan ko lang tubig! Pingin tubig! Ika ng binatang si Dodong habang nakalawit ang dila at tahimik na lumalakad ang kanilang grupo patungo sa may tribo kung saan ay hawak ng sakim na si Samuel ang isang grupo ng mga sinaunang tribo ng mga taong lobo. Hindi nakalayuan ang kanilang pagitan sa may lokasyon ng kanilang pakay. Ngunit, isang nakakalitong nagsasangang daan ang nasa kanilang harapan at isang malakas na suntok sa sikmura ang ibinigay ni Toto sa isang kaninang mabagsik na taong lobo na kanilang pangunahing bihag. Ayusin mo, sagot mo, alin ang tamang daan dito? Aray ko, teka! Bakit suntok agad? Bago tanong, titete ka lang! Sabihin mo! Bilisan mo! Aray ko! Teka! Paano ko makakasagot? Ika ng lalaking nangihina sa pagkakasuntok kung kaya inakbayan na ito ni Manggoryo saka itinutok ang napakatalas nitong mga kuko. Ngayon, sabihin mo, alin dito ang tamang daan. Huling pagkakataon mo na ito. Napalunok ang lalaki at nasaksihan nito ang pagbabagong anyo ng batang si Toto. Hindi ito makapaniwala na ang isang paslit ay may pambihirang lakas na kanyang hinahanap kung kaya lamang ito sumapi sa grupo ni Samuel. At ngayon, nakikita niya na may masihigit pa pala sa kung anong mayroon siya. Dahil dito, lulugulugo, itinuro ng lalaki ang kaliwa at ika nito ay nasa likod na bahagi ang mga bihag na tribo at naghihintay ang lahat doon. Matapos nito, nanahimik ang payat na lalaki at napayuko. Nang biglang, isang malakas na wasiwas ng mahabang sandatang katana ni Mang Pekto ang kanyang pinakawalan. Gumulong ang ulo nito sapagkat nagsisinungaling lamang ito. Kabisado ni Mang Pekto lalo sa ganitong pagkakataon kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. At nais sila lamang nitong ipahamak. Nasa kabila pa nito ay di pa rin maalis sa isip ni Mang Pekto ang kanilang ginawa sa may kasamahang si Mang Estong. Kung kaya, mga kasama, maghihiwalay tayo. Nasa may kabila ang pinakakaunting kalaban at panigurado ko na kasentro ang pinakamalakas sa kabila ng gawin na ito. Kaya, Pulot, dumito kayo. At Goryo, iikot tayo sa may likod ng bundok na ito. Pipilayan natin ang kanilang puwersa. At kayo, Pulot, huwag kayong magmamadali hanggat maaari ay hintayin ninyo ang unang pagsabog. Maliwanag! Seryosong tumindig ang binata, nag-unat, at pinatunog ang mga daliri. Saka ngumiti ito sa kanyang kapatid na si Toto. Toto! Di ba sabi mo dati gusto mong maging tindero ng balot? Di ba? Ngayon magsisimula ang pagsasanay mo. Mang Pekto,
Ano sa tingin mo? At dito nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Mang Pekto. Paghanga at pagmamalaki sa mga kabataang nasa kanyang harapan. Sa tingin ko eh, ikaw pa rin ang pinakamaraming nababasag na panindang itlog. Pero, gayunpaman, naniniwala ko sa inyong dalawa. Mga bata, magsisilbing pundasyon ng ating katauhan ang kakaharapin nating kalaban at magsisilbing patunay na hindi kailanman mananaig ang kasamaan. Mag-iingat kayo mga bata, huwag masyadong baliwalain ang ating kalaban. Dati siyang mataas na kumakatawan ng ating militar, kaya mag-iingat kayo. Halina! At dito, nag-umpog kamao ang magkapatid na si Dodo at Toto sa kabuong gilas na tinahak ang landas ng isang magbabalot ang mananabas ng aswang. Itutuloy! Mga kaibigan, kumapit maigi at ating samahan sa huling laban ang ating mga bida sa kanilang pakikipaglaban sa peligrosong grupo ng mga taong lobo. And this episode is brought to you by Suka ni Mang Kaka. Sarap ng asim na manamis-namis para kang namilipit na na-exorcise. At kung hindi man po tayo tugma sa ating pananampalataya, ay naway sabayan nyo na lamang po ako sa ating ilang segundong pananalangin gamit ang inyong mas mabisang sandatang dasal. Halina po. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa may lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. This is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing ang hindi mag-skip ng ads faithful sa partner. nag-skip ka ba? Ay, maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace!